Welcome back nga pala sa channel ko, Tondo Boy Vlogs. At syempre, bago ang lahat, kamustahin muna natin at i-shoutout natin ang ating mga kaibigan na sila Salvador Laiga, Sniper Lim, Alex Prado, Edak Magat, Rudy Labarda, Cornelio Santiago, Hidalberto Iram. At nagbabalik tayo mga parekoy, this is my first time na gumawa ng NBA update. Umpisaan natin ang Denver Nuggets na huling pasok pa nila noong 2009 at natatandaan kong huling nagkatapat ang LA Lakers at ang Denver Nuggets at nandoon pa sila Kobe Bryant at Carmelo Anthony ng Denver Nuggets. At syempre sa kasamaang palad, tinalo ng Lakers ang Denver Nuggets na standing nila ay 4-2 at muling nagkatapat ang dalawang team na ito dito sa NBA semifinals na tinalo naman ng Lakers na 1-0. Okay guys, pag-usapan naman natin ang bawat players na ng bawat team. Pag-usapan natin si Jamal Murray na alam nyo na bang si Murray ay maraming nakikriticize dito sa taong to na point guard ng Denver Nuggets. Pero guys, pinatunayan niya ang kanyang galing dahil tinalo nila ang LA Clippers. Mayigit na 30 pataas na gawa niya si Murray noong game na yon. At gumawa ng history ang Denver Nuggets. Alam niyo yung kasaysayan na talunin ang LA Clippers mga parkoy. Pero guys, hindi basta-bastang team tong LA Clippers kasi nga nandito yung mga magagaling na team na sila Kawhi Leonard and Paul George na talagang pinag-aagawan ng bawat team na alam naman natin na ang LA Lakers na gusto nilang kunin to si Kawhi Leonard. Kaya lang pinili ni Kawhi na maglaro sa LA Clippers. Okay guys, pag-usapan naman natin itong si Anthony Davis. Sino nga ba pwedeng ipagtapat dito kay Anthony Davis ng LA Lakers? Alangan naman na si Nikola Jokic na serve na 7-footer. Guys, kung pag-uusapan mga sentrong ito, itong si Nikola ay masyadong mabagal to labang kay Anthony Davis. Itong si Anthony Davis kasi all around to, may shooting to sa labas, tumitira sa 3 points, sumisentro. Alam mo, parang kompleto ricados na tong tao na to eh. Alam niyo, kaya nga ito yung nagustuhan ni King James kay Anthony Davis kasi versatile to, kahit saan pwede siyang kumilos at hindi siya magpapatalo na kung kani-kanino. Siyempre, tapat at nandiyan pa si King James, you know, si LeBron James na talagang kakatakutan ng bawat team na alam naman natin bago mawala si Michael Jordan at Kobe Bryant, biglang dating naman to si King James na ang taas ng mga stats neto or mga average neto na talagang hindi mo aakalain. Okay guys, so mahirap pa tapanan tong si The King James na talagang ipinaglalaban niya yung team niya. Anyway guys, mahirap kasing tapatan tong si King James. Let's say, sabihin natin na nandyan sila Paul Millsap, sila Harris, Gary Harris, Jamal Murray o kaya si Will Barton kaya Nikola Jokic. Kahit pagsama-samahin mo yung lima na yan mga parekoy, hindi nila kayang pabagsakin ang LA Lakers. Anyway, let's say meron na nga silang teamwork itong Denver Nuggets, pero hanggang dun lang yon mga parekoy. Although tinalo nila ang LA Clippers na hindi natin akalain na talagang tatalunin nila kasi nga ang mga player ng LA Clippers na sila Kawhi, Paul George, sila Beverly, talagang hindi basta-basta tong mga players na to. Pero syempre kung talagang sa Denver Nuggets talaga yung panalo na yun. Pero sa palagay nyo guys, eto bang si Nikola Jokic talagang matatalo niya ang LA Lakers? Syempre kailangan niya ng mga kasama na talagang mag-work sa loob ng court na talagang tutulong sa kanya na katulad ng ginawa nila sa LA Clippers. Kahit na magaling to si Nikola, hindi siya basta-basta makakaurong o makakausog sa bawat players ng LA Lakers. Okay guys,
pag-usapan naman natin si Nicolas saka si Barton or si Murray na talagang gumagawa sa Denver Nuggets, or si Harris or si Paul Millsap. Guys, kung i-compare niyo yung mga player ng Denver Nuggets, sino ba itatapat nila kay Rajon Rondo, okay, kay King James, or kay Anthony Davis, kay Morris, kay Danny Green na tumitira sa labas, or kay Kyle Kuzma, o sabihin natin kay Kentavious Caldwell, diba? So marami talagang tumatapon ng 3 points dito sa LA Lakers na talagang walang pantapat ang Denver Nuggets. Siguro para sa akin lang, mga pare ko, tinalo nila ang LA Clippers dahil siguro talagang para sa kanila yon. Pero sa tingin ko, hindi rin ako nagtatapos ng mga salita, pero di nila tatalunan ng LA Lakers. At sa tingin ko, marami pa silang kakainin ng bigas bago nilang talunin tong LA Lakers. Eh, di ba, huli pang pasok nila noong 2009, mga pare ko. Guys, etong mga LA Lakers kasi talagang, alam niyo yun, maraming sentro, maraming point guard na talagang panlaban. Meron pa nga silang Dion Waiters, meron pa silang Alex Caruso, meron pa silang Daniels, JaVale McGee, Dwight Howard. Guys, etong mga players na to, kapag pinasok to, sino naman ang ipapasok ng mga Denver Nuggets? Okay, meron mga routine talaga tong Denver Nuggets na talagang panlaban sa LA Lakers, pero parang malabo, wala pa rin ako nakikita. Etong si Jamal Murray, let's say umi-score siya 27.1 points, ayun, 5 rebounds and 6.2 assists. Pero nag-iiba pa rin ang mga game ng bawat player, mga pare ko. Hindi natin masasabi kasi kung pag-uusapan natin ang Clippers sa LA Lakers, ang magkaiba pa rin ang mga laro niyan. Maraming mas magagaling sa LA Clippers kumpara sa Denver Nuggets, mga pare ko. Pero talagang nagkataon na talagang nanalo ang Denver Nuggets sa Clippers, 'di ba? Parang ano lang 'yan, history, chemistry. Nagkaroon ng chemistry ang Denver Nuggets, pero ang Clippers nawala ang chemistry nila dahil nasira ang laro nila dahil kay Jamal Murray. Ang hirap isipin niyan, pare, parang history talaga 'yan. So, kung kayo ang tatanungin, sino ang inyong bet para makapasok sa finals? Ang Lakers or ang Denver Nuggets? Celtics or Miami Heat? Diyan natin pag-uusapan niyan, mga pare ko, sa susunod na mga linggo na to, kung talagang sino magkakatapat sa finals. Sana para sa akin, mga pare ko, ang gusto ko rin, syempre gusto ko makapasok ang Lakers. Alam naman natin na parang Barangay Ginebra lang yan sa PBA, pero antabayanan natin ang mga games ng NBA. So kung makapasok ang LA Lakers, ba, masaya na ako kasi syempre isa to sa mga favorite team ko sa NBA. Pero kung makakapasok naman ang Nuggets, wala din problema sa akin kasi isa sa mga magagaling tong team na to. Kung magkakatapat naman ng LA Lakers and Celtics, aba, history na naman to, mga pare ko. So, syempre, dyan tayo mag-aabang kung sino talaga makakapasok sa semifinals. Pero sa ngayon, medyo maaga pa kasi nasa standing pa lang ng sa NBA ang Lakers na 1-0. Ang Celtics naman ay nasa 2-1. So lamang pa rin ng Miami Heat sa Celtics at ang Lakers sa Denver Nuggets. So yan ang mga aabangan natin. So medyo matagal pa yan. Hintay-hintay na lang tayo sa mga teams nyo. Sana ipagdasal nyo kung sino talagang karapat-dapat na makakapasok sa finals. At para sa tingin ko, mga pare ko, itong LA Lakers parang medyo nadalian na sila na talunin tong team na to, Denver Nuggets. Kasi parang hirap talunin ng Denver Nuggets ang LA Lakers. Kung pag-usapan naman natin sa kabilang team, Miami Heat, parang kaya rin siguro ng LA Lakers to, or Celtics, lamang na lamang ang LA Lakers. So ayan na lang ang antabayanan natin sa ngayon, mga pare ko. So sana yung mga bawat teams ninyo sana makapasok sa finals. At sana huwag niyong kakalimutan, mga pare ko, basta mag-subscribe lang kayo, mag-comment lang kayo para at least nababasa ko at ma-shoutout ko rin kayo. At huwag niyong kakalimutan na i-click yung bell para lahat ng notifications ay ma-receive niyo.
At nagpapasalamat pala ako sa inyo sa mga nagko-comment sa mga video ko. Anyway guys, this is my first time kasi na nag-update ako ng NBA. Ito lang yung mga gusto kong sabihin sa ngayon mga pare ko. So hanggang dito na lang tayo. See you for my next video. See you for my next vlog. So kita-kits tayo sa susunod na video ko. Okay guys.